Kim Chu, walang nilabag na batas ayon sa MMDA. Naging controversial muli si Kim Chu matapos siyang pagbintangan na sumayaw sa EDSA kahapon June 4. Mariin naman itong pinabulaanan ng aktres at siya mismo ang nakipag-dialogue sa mga kinauukulan para linisin ang kanyang pangalan. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Sa isang statement na inirelease ng management ni Kim Chu kagabi, June 4, nilinaw nito na walang nilabag na batas ang aktres kasunod ng meeting ito sa namumuno ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang meeting ay dahil sa isang video ni Kim na sumasayaw ng kanyang latest hit na bawal lumabas sa kalsada. Ilang netizens ang nagkalat ng balita na ito ay ginawa ng Love Day Woman star sa EDSA na isang national road. Pinabulaanan ni Kim ang mga balita at sinabing kinuna ng kapwa aktres na si Angelica Panganiban ng video sa parking lot ng isang restaurant. Sa meeting na naganap na kausap ni Kim via Zoom ang general manager ng MMDA na si Jojo Garcia. This morning, Kim Chu had a brief online meeting with MMDA General Manager Jojo Garcia following her viral dance video, bungad ng statement ng Star Magic. Dagdag pa nito, sinagot ni Kim ang akusasyon ng mga naninira sa kanya. Kim initiated the meeting where she explained that the controversial video was not taken along EDSA but in a parking lot adjacent to a road. Kim also clarified that the car is not moving when the 5-seconder video was taken. Tinanggap naman ng MMDA ang paliwanag ni Kim at pinaalalahanan lamang nito na laging sumunod sa traffic rules and regulations. The MMDA accepted Kim's explanation and although she did not commit any traffic violation with her act, GM Garcia still reminded her to always adhere strictly to traffic rules and regulations. Sa kanya namang pinaka-recent post sa Instagram, nagpasalamat si Kim kay GM Garcia sa pagbibigay ng oras at pagdinig nito sa kanyang paliwanag. Sinabi rin ni Kim na imbes na mag-google ng oras sa pagpapalaganap ng fake news ay tamang impormasyon na lamang ang ikalat sa social media para makatulong sa iba. Thank you to GM Jojo Garcia for giving me a few minutes of your time early this morning. My team and I initiated a quick interview just to clear both sides to that fake news that is going around social media. It is clearly stated that no violation was done. To people, please stop spreading fake news. This is a hard time for all of us. Ang daming pinoproblema ng MMDA ngayon, GCQ na, there are people who need proper information and not fake news. Mas maraming balita po ang mas kailangan pagtuunan ng pansin rather than spread false stories and call the attention of the MMDA. Huwag ganun classmates. Marami silang problema ngayon. Let's focus on ourselves to stay healthy, strong, and never lose hope and faith. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.